Ayan guys, ayun ka Concern, nandito na naman po ako ulit, si Miss Concern. So, siguro naman na yung iba nakakilala na sa akin. So, yung hindi pa nakakilala, this is Miss Concern. Well, at saka, welcome po sa aking YouTube channel. So, ngayon for today's video, pag-usapan natin kung paano nga ba maglagay ng animated subscribe button doon sa ating video. So, ito po, gusto niyo po ba ito? Gusto niyo to? So, kung gusto niyo po ito, ituturo ko po sa inyo yan ng buong buo po. Walang labis, walang kulang. So, ayun nga po. Kung sa mga iba kong tutorial, kung hindi nyo pa po napapanood, scroll nyo lang po yung... punta lang po kayo sa YouTube channel ko. Makikita nyo po yung mga iba kong tutorials doon. Baka meron po kayong matutunang kaalaman. Ano daw? So, baka meron po kayong ma... Ayun nga, mga ka-concern, ituturo ko sa inyo ngayon. Kasi nga, matagal ko na rin tong gustong gawin. I mean, dugay na good siya, nagugunahan. Gid ko na makakuha ano nga animated good kay sa video ko. Nagbisod ako Tagalog da. So, kanang sa video ko, gusto ko na meron siyang ganitong animated. Kasi nga, yun po yung kagandahan ko. Kasi dagdag po siya ng design sa ating video. Diba? Kasi, hindi na ako din naglalagay talaga ng mga sound effects, ganyan. Kanta, ganyan. Kasi minsan kasi hindi ako na-perfect talaga yung aking video. Kasi minsan nagkakaroon ng copyright. Kaya natatakot na ako. Oh, no. So, ayun. So, okay lang yan. So, ayun mga concern, ituturo ko sa inyo ngayon. Kung meron pa po kayong ibang gustong matutunan, mag-request lang po kayo ng tutorials or kung ano pa yung gusto nyong papagawa nyo sa akin, gagawin ko po sa video na ito sa abot na aking makakaya po. At ayun nga, i-comment nyo lang po sa baba ng video na ito sa mga gusto nyo pong malalaman. At ano po gagawin ko po yung best ko para magawa po yung video na yon. So, kasi po, nagra-raffle po ako, napumipili po ako ng mga comments. Sa comment section po, kahit isa lang po yung comments o dalawa, ganyan, talagang pinapansin ko po yan. Kasi nga, di ba, nagpapasalamat po ako sa mga ganong comments. Kasi at least may dalawa, di ba? So, ayun nga. Minsan naman kasi may nag-comments na parang nagpapasupport lang sa YouTube channel niya. So, hindi rin po yung maganda. Sana wag naman po tayong ganun na magpapasupport lang po tayo dun sa YouTube channel natin. Dapat panoorin po natin ng buo yung video na makikita natin. Kasi, parang kasing nakakadismaya po yun para sa akin na, ay, ganun lang yung habol niya. Diba? Tapos, parang wala pong kwenta. Parang ganun po. Pero, yun nga po. Kaya, pakiusap po, manood po muna tayo sa mga, kahit hindi po sa video ko, sa mga video po na pupuntahan natin. Para din po, masusuportahan din po tayo ng ibang mga vlogger, ng mga small vlogger, kagaya ko po is small YouTuber lang po. Yan. Pero, alam ko, magiging malaki din. So, yun po. Ayun po, magra-raffle po ako. Pipili ko po yung, kung sino po yung nag-comments doon, pipiliin ko po sa isusulat ko po yung name. Tapos, pipiliin ko po, ira-raffle ko po kasi mananalo po ng load, ganyan. 100 pesos po to 200 pesos load. So, yun po. Paki-comment na lang po ng mga gusto nyong tutorials na gagawin ko. So, sabi ko nga. So, bago tayo mag-end sa video na ito, end agad, no? So, ayun, panoorin mo lang ng buo ang video na ito at para matutunan mo kung paano maglagay ng animated subscribe button doon sa ating video. So, ituturo ko pa sa inyo yung lahat-lahat yan. Malinaw po ang ituturo ko sa inyo. Kung mas maintindihan niyo po ang video na ituturo ko sa inyo ngayon, paki-like lang po. At huwag niyo po nang kalimutan na i-share din po doon sa mga kapwa-vlogger natin. Pwede rin naman po kayong gumawa ng mga tutorials. Ayan, sa mga natutunan natin, kasi hindi po ganun kadaling matuto, di ba? Kung hindi po natin pinaghirapan na talaga ni-research natin. Kaya mahalaga din po yung mapag-research tayo or basta mas marami tayong makukuhang kaalaman. So, yun po. Just keep on watching with this video. Miss Concern Vlog. Hello ka-concern! Welcome back sa akin channel!
So, yun po, ito na nga po yung sabi ko na ituturo ko sa inyo ang kung paano maglagay ng subscribe button sa ating video. So, unang-una punta po tayo sa power director. At kapag nasa power director na po tayo, ganito po yung kanyang itsura ng power director. Punta po tayo sa new project. Tapos, may po siya ng project name. Pwede naman pong hindi lagyan. Depende po sa atin. So, lagyan ko po siya ng project name. Subscribe button. Ayan po. And then, after po niyan, okay na po natin. Tapos, punta po tayo sa for example po, maghahanap po tayo ng video na gagawin din natin. Ito po. Then, nandiyan na po tayo sa video. Ito na po yun. Yung video na lalagyan po natin. So, ito na po yung aking video. So, paano po siya lagyan ng animation? So, ganito po. Ang paglalagay po ng animation, paganito. Pindutin lang po natin yung sa gilid yung parang ito po, yung sa gitna. And then, punta po tayo sa video. At pagkatapos, maglalagay po tayo ng ito po, punta tayo sa download. Ayan, marami po download po. Marami po tayong makikita ditong download na ito. Marami po tayong mag-download sa YouTube. Ito po. Dami ko po kasi na-download. So, ito ay subscribe button. So, okay lang natin. Ayan. After nyan, so, play na po natin. Patang po tayo dyan. Ayan po. Ganyan po yung kanyang itsura. So, kung paano po natin siya, kung paano po natin siya mailagay, hindi naman po siya pwedeng ganyan, di ba? So, ang gagawin po natin, punta po tayo dito sa pencil sign. Ito po. Ito. Click natin yan. Tapos, punta tayo sa chroma key. Ayan. Sa chroma key, makikita po natin may pencil sign again. So, pinutin po natin yung pencil sign ulit. Tapos, itapat po natin yung pencil kung saan po natin gustong mawala yung kanyang background. So, doon lang po. Tapos po, pinutin lang po ulit natin yung pencil sign. Ganyan na po yung itsura, nagiging black siya. Tapos, ayan, play again. So, ganito na po yun. Tingnan niyo po. Ayan na po. Ganyan na po siya. Ganun lang po siya kabilis. Ayan. Tapos, kung gusto mo siyang ibaba ng konti, ayan, pwede naman. So, play natin again. Ayan, ganyan lang po siya. Napatitigaw sa video ko. So, ayan po, ganyan lang po siya. Ganun lang po siya kabilis. Kung ano po yung gusto mong i-add dyan. Gusto ka pang mag-add siya ng kakaiba. Ganon din po ang gagawin natin. Ang bawa po ay ito. Sa dulo na ng video natin, gusto po maglagay ng ganyan. Madadownload din po yan siya, ganyan. Ang gusto niyo lang po, kasi pwede rin naman tayong gumawa ng ganyan sa sarili natin. Sa mga ibang editor nga lang. Dito na po lahat ng kailangan natin. So, ayan lang po. Ganun po ulit ang gagawin natin. Kung maglalagay po po tayo ng thanks for watching. Finally, so, pencil again. Pinutin natin. Tapos, another chroma key. Tapos, pinutin natin itong pencil sa baba. And then, itapat natin siya doon. Kung saan siya nararapat. So, sa kulay green. And then, pinutin po natin ulit yung chroma key na yung ano po, yung pencil sign sa baba again. Ganun pa rin ulit. So, ayan. So, nagiging black po siya. Kasi black naman talaga siya. So, ganito po yung kanyang itsura. Ayan po. So, hindi po siya masyadong kita, no? Kasi sa dulo kasi ito nilalagay. Pagkatapos na yung video. Kasi black na siya. Pwede naman po natin siyang i-adjust. Pwede natin siyang mas malaki. Ganyan.
Ayan po, para kitang kita ng ating viewers. Ayan po, play natin. Ganyan po yung itsura. Kasi black na siya. Kasi black din yung aking ano. So, next time siya ilalagay, pwede mo po siya i-entress. Ayan. So, ganun lang po siya kadali, mga ka-concern. Napakabilis po. Ayan. So, kung may natutunan po kayo, huwag niyo po kalibutan mag-subscribe. Mag-like na rin po kayo. At yung sabi ko nga po, mag-comment po kayo sa mga tutorials na gusto niyong gawin po sa baba. So, yun lang po. Thank you so much for watching. Sana na mas natutunan niyo. Hanggang sa muli. See you again. Thank you. Mag-ingat po tayong lahat.